this video guys, gagawa ko ulit ng review and unboxing guys. So meron ako i-unbox ngayon guys. Ang i-unbox ko ay tripod. Yung mga tripod na ginagamit po natin sa mga video like cooking, yung mga ginagamit ng mga si studio. Yun po yung ano gagamitin ko guys. So meron ako ditong 330A. So yan po yung model ng tripod. Binili ko lang po to sa Mr. DIY. So hindi po ako bumili sa Lazada. One time bumili na po kami ng tripod galing sa Lazada, around worth 300 yata yon. So it did not last. Ang sira po siya kaagad. Pero ito guys, kanina yung dinemo sa akin ng lalaki doon, yung salesman. Pinakita niya sa akin yung parts. So nakita ko, nagustuhan ko yung parts. As in, maganda. So ang worth nito is around 690 o 700, mga ganun ang price nito. So more or less times 2 dun sa price ng binili ko dati. Pero I believe so na mas sulit naman to. Kung titingnan natin yung comparison niya, syempre mas mahal, mas maganda. So ito siya guys, ayan. Kung mapapansin niyo yan, Mr. DIY, ayan, ayan siya. So sale po siya. Maganda, maganda, nakita ko na kanina yung product. Pero i-share ko lang, i-unbox ko po sa inyo. So yun yung magiging ano natin ngayon. Yung quality, maganda. So yun guys, so ito guys, i-unbox ko na. At papakita ko sa inyo kung ano nga ba. Okay. Ito yung kanyang pinaka main handle. So dito natin ilalagay yung kanyang ano, yung part ng camera o yung part ng cellphone. Pwede din naman sa cellphone guys. So dito guys, ito yung kanyang lagayan ng cellphone. Ito siya, ito yung part ng lagayan ng cellphone. So maganda, maganda yung quality. At yung plastic nya guys, matibay kung makikita mo. So itong makikita nyo dito guys, ito yung ano, ito yung pan handle. Ito yung pan handle. Ito naman yung side tilt locking unit. At ito yung part ng kanyang quick release platform. So yan guys ha, ito yung quick release platform niya. At ito naman yung yan. So ito guys, makikita nyo ha, napakaganda ng kanyang alloy stand. So ito yung kanyang legs, okay? Ito yung kanyang leg lock lever. So nakita nyo to guys, ito yung leg lock lever, okay? So ito naman yung kanyang telescoping leg. So ayan. So kapag binuksan mo itong leg lock lever niya, lalabas ulit yung kanyang form. So makikita nyo guys, ito yung another part ng kanyang telescoping leg. So another, pag in-unlock mo ulit itong kanyang leg lock lever, lalabas ulit siya guys. Ayan. So more or less, napakaganda. At ang kikita mo yung quality niya guys, matibay. Ayan, matibay. So ilock mo lang siya. Lock mo lang siya. Ayun, stand na siya, okay? So bubuksan natin lahat para makita ninyo ang kanyang. Ayan. So ilalock natin. Ayan, ilalock mo lang, napakadali lang. Switch mo lang siya ngayon. Wow. So ayan. So all the way, lahat yan, bubuksan natin. Kasama rin to. Ayan. So ayan. So ito naman kanyang ano guys, ito yung brace niya. So once na i-ano mo siya, i-move mo lang tong brace. Ayan. Para sa ganon, malakas ang kanyang ano, ang kanyang hold. Ang kanyang mga legs. Ayan. Para hindi siya magalaw. So ayan guys ha. So itatayin ko siya. So more or less, nasa ano lang to guys, nasa around my waist. So, mga dito. Meron siyang center column elevator. So, ang central column elevator niya, gagamitin natin itong crank handle. So, ito yung guys, ito yung crank handle. So, ito yung crank handle. So, ang gagawin mo lang guys, i-rotate mo lang siya, spin mo, lalabas dito. Okay, pagkita mo. Papakita ko sa inyo, ayan. So, habang inano ko to, iniikot ko to, lumalabas itong kanyang center columns elevator. Ito siya guys, ayan. So, more or less, kapag tumayo ako, makikita mo guys, ang height ko lang nga, since 5 ko lang ako sa maliga. So more or less nandito. Pero enough na to guys para i-capture niya yung ano yung gagawin mong project or gagawin mong video presentation. Muna itong kanyang ano handle na, itong crank handle niya. Bababa ko muna itong elevator. So ang gagawin ko guys, ilalagay ko ngayon itong pan handle kasama itong side ano niya, tilt niya. So ito yung side tilt locking
na ito naman yung kanyang fan handle. At ito naman yung kanyang quick release platform. Ito is spanning lock nut. So ayan yun guys ha, ito yun. So dito yung ilalak natin. So i-release ko muna siya. Kaya ano natin, baba muna natin eh. Ayan, so pumasok na siya guys, pwede nang ibalik. So ibabalik natin ito para sa anyang higpitan at hindi makulog yung unit. So ayan. So ayan, so far so good. Okay guys, napakaganda. Napakaganda talaga, makikita nyo. Compare ko to yung previous. Papapansin ko guys na mas sulit naman sa quality. Kumbaga yung times to the price, pero kung gusto mo mag-vlog or gusto mong gumawa ng video presentation at gusto mong steady at mas safe, ito na. So, hindi ka manghihinayang sa 690 ang worth niya. Mukhang maganda at matibay siya. So, yun nga. Kakabit natin yung ibang parts niya. So, ito. Ganito rin naman yung dating ginamit ko. Pero yung plastic po nito, dihamak na mas maganda compare yung dati. Sa akin ha. Yun ang ano ko. Ayan. So ayan siya, holder. Panghatak ba? Ayan, panghatak. Guys, ilalagay ko lang ito, napakadali. Ayan. So ayan ha, pag gusto mo siyang i-adjust, ikot mo lang tong kanyang crank handle. Ayan, kung anong gusto mong taas. Ayan, makikita nyo guys. At ito namang adjust niya, i-pan handle. Kung gusto mong i-elevate yung position ng camera, kung halimbawa mababa yung gusto mong kukuhanan tapos yung camera, so ito yung adjust niya para sa ganun. Medyo yuyuko yung camera. So, gaganyan mo lang siya ng konti. So gaganyan mo lang ng konti. Ito yung adjust. Tapos ilalak mo siya sa kanyang mga para sa ganun mas matibay at secure yung camera. So ayun po. Masasabi ko lang sa nabili kong to, is sulit po siya sa presyo, hindi po siya mahal. So ito po ulit yung kanyang kung gusto nyo pong i-present ito po yung Boomer 3308 tripod yan ha. Ito po yung model ng brand na binili ko guys. 690 lang po siya. So kung gusto nyo pong bumili, nasa sa inyo po, pero sa akin, i-recommend ko po to base sa aking napakaganda niya po. Huwag nyo nang, kung makakatipid ka man sa kung ilang talagang budget mo, nasa 300, nasa sa inyo po yun. Pero kung ako po, halimbawa gusto kong mag-vlog at matagal ang gamit, yung price po nito maganda. So ayan guys ha, at least to kasi actual na pinuntahan ko at dinemo sa akin ng salesman, kaya nagustuhan ko naman. Binuksan, so nakita ko plastic niya pa lang, maganda na, tapos tong alloy maganda na. Kaya yon napabili po. So far mapapakinibangan ko tatulad ng ginagawa ko, nagba-vlog po ako. Ayan. So kung gusto yung bumili, makakita kayo ng Mr. DIY. So sa Lazada, kung makakita po kayo ng brand ng 330A tripod, maganda po to. So hanapin nyo na lang po to kung meron po sa Lazada, kung makikita nyo po to. Pero yung nabili ko po to, nasa 690, baka makabili po kayo ng murang presyo sa ibang supplier. So yun ang pang kasama dito sa box. Ito po, mismo tripod, at ito po siya. So guys, thank you for watching my video. I hope you like it. So dito po magtatapos ang aking vid presentation for today. Ito lang po ang aking i-present. At ito po siya. And thank you again guys for watching. I hope you support my channel. Thanks and have a